everyone, welcome to my YouTube channel. This is again Brian Lee, and welcome to Brian Lee Vlogs. Okay, so for today's video or yung content natin is, alam niyo naman siguro may mga pagkain, so magmumukbang tayo because I am going to celebrate my 500 subscribers. Okay, so right now, magmumukbang ako, pero hindi ako mag-iisa. Hindi lang ako mag-iisa yung kumain nito, or kakain nito. Meron akong kasama. So, tatawagin ko aking best friend, si Irene May Scala. Okay. Diba? Napakaganda. So, meron pala silang YouTube channel. So, akin na lang yung pa-flash dito, yung YouTube channel nila. So, please do subscribe also sa kanilang YouTube channel. YouTube channel nila na nilang dalawa sa kanyang Sherva Bells. Sa kanyang BF. Ayun. So, magmumukbang tayo. So, ano ba mga prepare nating pagkain ngayon? So, meron tayong pansit canton. As okay. Always. So, anong flavor ng pansit canton na ito? Actually, mix. Mix, no? Mix. Okay. Atin mo na yan. Okay. So, mix yung aming pansit canton. Merong calamansi, merong sweet and spicy, and extra hot. Meron din kaming itlog. Okay, itlog. And then we have beef loaf. Beef loaf, yes. And at also rice. Okay, and meron din kaming water. Kasi medyo maanghang yung ano namin. Okay, so let's start. Oh my God. So thank you pala sa 500 subscribers na nag-subscribe sa YouTube channel ko. But if you are not yet, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please do hit like and subscribe to my YouTube channel. And then paki-hit na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga videos. And then sa kanila ding YouTube channel. Okay, so let's start. Kakain na kami. Road to, ano na tayo, 1K. Sana all. Okay. Sana nga. Okay, so meron kami mga platito. Small plates. Okay, so let's start. Okay, so kakain kami, pero magka-question and answer, may question and answer portion kami. No? Kasi nga, para hindi na, actually, it's 11 p.m. And so, then, to 3 a.m. challenge. It's 11 p.m. and natutulog na yung kapitbahay, pero kami kumakain pa, you know? So, yun. Tawagin. Okay lang. Tatawagin ko lang siyang chiclet kasi chiclet yung palayaw niya. Anyan yung talagang tawag ko sa kanya. So, ano yung pinaka-embarrassing na moment mo? Ikaw. Siguro yung naroon kami ng skateboarding. Tapos yung Naman. Okay, Bisaya na lang daw. Sige. Nagdula mi skateboarding. Tapos, di ba mi friend ato nga time? Dahil yun, pagkauman kayo na out of balance man ko sa moto na hapla dito. Na yun. Siyempre, dili mi friend. So, dali kong tintog kay kuhan ka nang medyo naulaw ko sa own self din. Tingala ko, wala sila nagkatawa sila sa ko. Pero, ang tinawag na yan ang story, pag-abot din sa una, paglabay na sa property, din nila katawa. Samaw na to siya. Yes, hindi kami friend ng time na yon. So, nasi-skateboarding siya mag-isa. And then, meron pa kami isang best friend na si Sammy. Kakampit ko siya nung time na yon. Tapos, nag-skateboarding siya.
Tapos, nauna yung skateboard doon sa, no, tapos naiwan siya doon sa, ewan ko, doon sa, no, tapos, hindi ka, since na magkaaway kami nung time na yon, hindi kami tumawa ni Samuel. So, nung nandun na kami sa unahan, nung hindi niya na kami nakikita, doon na kami tumawa. Okay. Yun next nga. Question. Next question. How many years or ilang years na tayong mag-best friend? Siguro, more than 10 years. More or? Than, what? More than. Pang. I am 23 years old. She is 21. Mm. Tapos, childhood friend kami kasi. Kaya best friend kami. Kasi nagkakaintindihan kami sa lahat ng bahagay. Diba? Meron kami nasulat na stories. Okay, kwan. Kano? Saya, go. Kanang, kwan, magod ka na favorite na mo siya buhaton. Mag-iwan mo story. Mm-hmm. Bale, kwan na mo siya kanang kalingawan. Yes. Kalingawan na mo magbuhat og stories. Then, nami amang imagination. Then, mo to ang ginasulat dito sa story. Then, kami ang bida ko naman. Siyempre, amang story. Of course. We made our own love teams. Tapos, yes. Siyempre, kami yung bida kasi kami yung gumagawa na story. So, kinakailangan maganda yung story namin. Kasi kami-kami lang din yung mga bida. And actually na namin nabuhat nga story doon na siya kwan baga na notebook. Yes. Pero karon kay murag nawala na siya wi gihulman mo gud to. Sa ang rice na to diya. Wait. Mag-iisip muna ako ng question. Okay, about love. Pwede dili na. Tumabulabog. So about love. I know, hindi na tayo teenagers. So, I know na, don't talk when your mouth is full. Yes. Alam naman natin na mga kabataan ngayon or mga teenagers, ang hilig mag-emote sa social media pag yes. Ano pag may nangyari sa kanila sa mag-jowa since 6 years na kayo running 6 years na sila sa kanyang boyfriend. So anong masasabi mo sa mga batang mahilig mag-emote sa mga social media, yung mahilig pag may mag-away nag-away lang nag-aano nag-aano ka agad, nagpo-post agad, na ganito, ganyan, ang haba-haba ng post. So, ano masasabi mo or may advice mo sa kanila? Actually, for me, kay dili magod ko ilig mag-post po sa social media o mga kanang about sa mua. Ang advice lang ako, ikuan, kanang if na may problem kay kuan na lang, kamo na lang mag-talk each other. Dili na lang ninyo i-post sa social media kay mas tagad man gunang makabalo din. The more na updated sila sa imo nga din. Makita mo nila nga, ay kabalo na mo ko sa story ana, inala din ni tabo sa ila kanay nga na din. Machikahan ra mo. Yes. Para siya. Yes. Para sa mga kabataan din. It's better to be silent na lang. Yes, it's better to be silent. Kung kasi may problema kayo mag-jowa, huwag nyo i-post. Kasi pag nag-post kayo, hindi nyo alam na yung nagko-comment doon or nagbabasa na is trusted na friend. Kasi na social media, iba't iba klaseng tao yung friends natin. Then, if kailangan nanimog ka story, pwede man ka mo doon sa mga friends or mga best friends. Kung kailangan nanimog advice, then dili man dun siya necessary nga mag-post dun ka. Yes. Hindi na necessary. Pero depende sa imo kung maudyod imo style. Yes, no? I agree. Kaya nga love expert siya kasi ang dami niya na pinagdaanan. Hindi man. I know her love life since day one. Since day one. Yes. Katungod. Sa tanan, laag ko yun siya. Mm. Sa pinaka-first.
aside from that, nung hindi pa sila ng boyfriend niya, alam ko na din, ha? Yung mga... So, sorry. Siyempre, childhood. It's from, it's part from, it's part of our past. Yes. Yes. Pakayas na ako dali. So, itong kinakain namin na hindi siya pang rich na mga pagkain. Ano ito? KKB. Actually, kanang snack-snack na nila mo siya. Yes, tapos sa pag-isip-isip namin na kasi dito sa amin, itong ganitong pagkain, napaka-social na and nano, masarap talaga sa amin itong mga ganitong pagkain. So, and actually, kanang kalit-kalit, trabanggo din siya, no, din. Mura po namang napaya sa tindahan. And then, tatlo sana kami ngayon. Kaso, yung isang friend namin, may sinus siya. So, get well soon, Sam. Sana umalis ng ilong mo. Sana umalis ka na sa ilong mo, Sam. So, ayun. Ano pa ba? What is your motto in life? Char! No, wala ko yung motto. Kuan lang. Paninindigan. Ano sa imuhang ka ng kuan? Kung sa imuhang ka ng merg life quote, life verse. Siguro ko ay, kuan, enjoy na lang ang life and trust great pata sa earth. Yes. No? Because we only live once. Yes. Sakto. Yes. Yes. Tama. Yes, yes, yes. Enjoy life. Kasi, kaya ngayon, di ba? Quarantine. Yes, hindi mo na-enjoy yung life mo this past years. And then, nagkaganito. So, you'll regret everything. Medyo busy sa studies, di yun. Mm-hmm. Karoon ko nagka-time off ng bonding. And also, I think the best memory you can have is with your family, di ba? And also to be with your friends, but ngayon, mas siguro mas i-emphasize natin yung pagbabanding sa family because we are under quarantine. Yes. Sana hindi kayo mag-ano na kinakamay namin ng pagkain kasi nga kami lang naman yung kumakain ng pagkain ito. Nanghugas. Nanghugas. Ayun. Pero if ganito lang din yung mga pagkain natin, pwede naman din natin kamayin pag tayo lang din yung kumakain. Pero pag may mga bisita, wag. I advise not. Kasi, baka, mga tao talaga. Baka mandiri sila. Yes. Ang mga tao talaga, pag kinakamay mo yung pagkain, may mga iba talaga na nagja-judge agad. Na ano ka daw, ganito, ganyan. So, wag kayong judgmental. Yeah. Hindi mo alam, kinakamay niya kasi mas comfortable naman talaga tayo pag kinakamay yung pagkain, di ba? Pag kamay yung gamit tayo natin. Tayo mga Pilipino, comfortable tayo pag kinakamay yung pagkain. Yes, ganun. Tayo mga Pilipino, lakas natin wala kumain. Wala. Hindi siya maanghang. And then, itong beef loaf, mas gusto talaga namin na crispy siya. So, ano siya? Ginat nito namin pagluto. Yung may medyo, yung crispy yung, yung gilid. Yung sa gilid. Pusensya na guys, Bisaya, yung dudme. Yes, Bisaya man, dudme. Pero, ang ginatay lang ganda mga try mag-Tagalog. Na mag-Tagalog para sa inyo. Basin na yung mga Tagalog ng viewers nila. Para sa inyo, guys. Yes. Laba, nag-tag Tagalog, no? Kasi dita kabalo ba? Kabalo man ta, pero listen nang dito i-speak na tao. Labi nag-dili ka na. May maragkiwa pa minaon. Advice lang, guys. Pag kumakain kayo ng ganitong oras, kinakailangan hindi kayo matulog agad. Kasi, sabi nga ng mga matatanda, bawal matulog pag busog. Baka may
Baka or-orumin. Baka, ganun. Wala may kasabot, ay wala may kabalo sa Tagalog sa orumon. Tapos, sana bitang matulog ka nga. Murag, kuwan, susuba ka busog. Din, murag. Yung iba hindi na na ano, ganun. Meron din, pero, pag sinabi din nilang, ay dapat hindi ka rin daw natutulog pag gutom. Kasi, sabi na nakakatanda, yung spirito mo daw, mataklob. Sa Tagalog, ano, sa Bisaya, matakloban siya, ang kalaha daw, mo po nilang istorya. Pero ang buti, may ka, kuan. Hindi ko sure. Pero, yun yung sabi ng matatanda, siguro part lang yun ng pang pananakot nila. Mm-hmm. Dapat kumain ka talaga. Ganun. Pero in fairness, ha, ngayon ko lang na-try tong pancit canton with beef loaf tapos with egg. Kasi, usually, pancit canton lang yung afford namin. Kasi nga, hindi tayo rich-rich. So, ito lang yung afford talaga namin pancit canton. Magbabarkada. Yes. No? Pangbarkadahan siya. Yan yung, pamansang pagkain ng barkada. Yes, pamansang pagkain ng barkada, pancit canton. Okay, comment down below kung sino yung mga magbabarkada na mahilig magpansit canton. Dahil magpapag-giveaways tayo ng pancit canton. Papadala natin yung kumbra. Oh, wait. Bakit? My God, ang dami na i-edit nito. So, isa na lang ang so, busog na kami, guys. Busog na talaga. Hindi na kaya. Kasi ito, 5 na pancit canton. And then, may natira pa. Ito. So, huwag kayong mag-alala, hindi ito masasayang kasi may pupunta dito. So, na, siya yung... Tagatapos. Tagatapos ng pagkain. Okay, meron din kaming itlog na isa natira. 5 eggs yon tapos isa na lang yung natira. And then, wala nang natira sa beef loaf. So, meron pa. Kasi, medyo, kumain kami kanina. Yung panihapon. Kumain kami ng dinner. Hindi naman masyadong panihapon sa Bisaya. Excuse me. Hindi naman masyadong madami yung kinain naming dinner. Pero, nakakabusog talaga siya. Kasi nga, meron tayong egg. Meron tayong pancit canton. Kung ba ni siya ka nung consider ba ni siya nga pasta? Okay, comment down below. Consider niyo siya sa pasta, guys. Okay. So, yung tanong niya, hindi ko rin alam. Okay. So, comment na lang mo, no? Comment, ah. Yes. So, that's it for natugod today. Natugod ko itong kanda klase ni guys. Parang kabalo. Yes, natutulog siya. Okay, that's it for today. I hope na napasaya namin yung napasaya namin kayo sa aming mukbang. Yes. Na hindi naman siya masyadong ano, pero I hope lang talaga na nabusog namin kayo. Nag-enjoy kayo sa video na to. Then, nag-enjoy din kami. Yes, nag-enjoy kami sa aming inihanda or prepare for us. Kasi natapos sana to kung nandito pa yung isang best friend namin. Pero wala siya, kaya hindi. Wala namin, hindi may sobra. So, thank you for watching, guys. I hope that you will like my video. And then, paki-subscribe na din sa aking video. And hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga videos. And please, please do subscribe na din sa kanilang YouTube channel. Yes. Okay, bye-bye!